Hello guys, welcome again to my channel. This is your Ate G again. Ngayon po, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa pag-upo ng matagal. According po sa aking source, masama sa kalusugan ng matagal na nakaupo. Kapag ikay madalas nakaupo ng 2 oras o mas matagal pa, ay posibleng may komplikasyon ito. Ayon sa pagsusuri, pwede ito magdulot ng diabetes, pagkataba, pamamanhid ng paa at pagbuon ng dugo sa binte. Kapag lagi kang nakaupo, mas tataba ka dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Pwede rin ito magdulot ng diabetes. Ang pinakaseryosong komplikasyon ng pag-upo na matagal ay ang pagbuon ng dugo sa binte. Kapag nangyari ito, pwedeng lumipat ang namuong dugo patungo sa baga at mahihirapang huminga ang pasyente. Pulmonary embolism ang tawag ng doktor dito at nakamamatay ito. Fat wallet syndrome, ang isa pang peligro ng pag-upo na matagal ay ang pagkaipit ng ugat o nerves sa may puwet natin. Pwedeng mamanhid ang paa kapag matagal madaganan ang ugat. Mayroon din tinatawag na fat wallet syndrome kung saan kapag naupuan ang matabang wallet ay pwedeng mamanhid ang paa. Madalas itong mangyari sa mga lalaki, lalo na sa mga driver at executive na laging nakaupo. So guys, meron po tayong mga solusyon na dapat po nating tandaan. Ano nga ba mga solusyon? Una, bawat 30 minutos na nakaupo, tumayo ng 2 minuto para mag-stretch. Kung 1 oras na nakaupo, maglakad-lakad ng 5 minuto. Pangalawa, gumalaw-galaw kahit nakaupo. Stretch ang braso habang nakaupo. Galawin ang mga paa. Ipadyak-padyak ito, makatutulong ito sa sirkulasyon at pagdaloy ng dugo. Pangatlo, huwag gawin ang lahat ng ehersisyo sa gabi, pero buong araw ka namang nakaupo. Hatiin ang iyong pag-ehersisyo. Mag-ehersisyo kaunti sa umaga at sa gabi. Pangapat, ilagay ang wallet sa harap ng pantalon kapag ikaw ay lalaki. Huwag kapalan ng wallet at bawasan ang laman nito. At ang panglima, kung madalas kayong gumagamit ng mga gadget like yung computer at mga cellphone, mag-break at maglakad about 30 minutos para makapahinga din ang inyong mga mata. Kapag matagal nakatitig sa computer screen or sa cellphone, pwedeng sumakit ang iyong mata at ulo. Ipikit ang mata ng 3 minutes para makapahinga. Tandaan, gumalaw-galaw at mag-ehersisyo para humaba ang iyong buhay. That's it guys, please like, share this video of mine, comment below, click the notification bell, and don't forget to subscribe. Have a good day. God bless us all. Bye.